Jonathan Martin Panalo. It's my first weekend. Yung mga kahit hindi mo sabihin. May pag-isa relasyon na kahit hindi sabihin sa inyo, nararamdaman nyo na ayaw na kasama mo. You mentioned that you weren't always a singer back when you were... Mayroon akong pakantahin dati. Yun lang ako experience. Kasi kung alam ko lang talaga, sumasali ako ng mga contest dati para ma-develop ako. Pero wala. Ano lang, sa school, ganyan lang. Tapos ano pa yun, sa pilitan pa yun. Pag yung teacher ko na nagsabi, medyo takot na akong tumanggi. So, ginagawa ko na siya. Ayan, pag yung mga gathering ko sa mga family, magkaan pa kami ng nanay ko, kasi ayoko talaga kumanta. Iiyakan ko pa, tapos musikanta na lang ako. Hanggang college, ganun pa rin ako eh. Yung nanay ayoko. Pag-away pa ako dati. Okay na lang kumanta. Pero okay, pero yung ano, sinubukan ko siya ng mga last year ng college ko. Kasi sa college, dito na ako sa Manila noon. Eh, dami talagang mga nagbabando doon. Tapos na-invite ako na mag-audition. Kasi yung banta ni Jimmy Bond ako. Sabi ko, sige, subukan ka lang. Eh, okay naman, tinanggap naman nila ako. Pero hindi siya yung... Subok lang talaga, wala akong plano na long term. Tapos tinap ko din siya second sem kasi mag-doctor daw ako ganyan. So, gusto ko rin matapos yung kasi studies lang yung ano ko talaga dati. Wala akong plano kumanta. Siguro hindi ko lang kaya yung ano. Pero kinaya ko naman siya ngayon, siyempre nandito na ako eh. Pero yung mga first few months ko talaga, nalang hindi ko alam tama ba yung decision ko. Yung masyado kang... Siyempre, you have to be open to people. Di ba yung parang maging extrovert ka ng konti. Kaya nahirap ako ng mga tayo na rin eh. Kasi hindi naman ako yung parang super timid na tao. Kasi pag malapit naman sa akin yung mga tao, mandalgan ako pa. Pero siguro habang tumatanda naman ako, natututo naman ako sa pagkwentuhan sa mga tao. So can you say that now you have fully embraced your role as a singer or as an artist? Oh no, okay. Ano lang, tinatawid ko lang tayo. Tinatawid ko, tsaka pag kumakanta naman ako, pag narinig ko na yung mga tao, tuwa sila. Pag nasa stage na ako, actually, okay na ako. Okay. So is there still a part of you that wishes, you know, it could be someone else, it could be something else? Sino ba talaga yung si Churis na dati na hindi man na, kung hindi na linya sa pagkanta, what were you? Siguro masasabi ko na tanggap ko na yun na ito yung pinapagawa sa akin ng Diyos. Kumanta. Kasi masabi na maraming natutuwa eh. Maraming masayang tao pag naririnig daw na yung kumanta. Do you have other interests aside from singing? Ano, minsan wish ko, sabi ko nga dati, sabi nag-culinary na lang ako dati, baka hiling ka mo siya gawin. Ako hiling ka. Oh, pero hindi ko siya kaya patikim sa ibang tao. Nakasama ko dala. Saka sa pamilya ko. Ay, mga nakakira, hindi naman nakatry. Umiya pa ako yun. Gusto ko nga maging expert. Maging chef. So this isn't your first time with the bloggers? Second time. And if you have questions for the vloggers or the social media, what would that be? May question ako sa inyo. Nasanay ka na ikaw tinatanong. Huh? I mean, how do you know vloggers na lang? How will you perceive vloggers? Yung mga nababasa ko, syempre yung ano, masaya pag nakikita mo gusto nila yung proyekto pang ginagawa mo nila, parang gano'n. Wala pa naman akong nababasa. Pero ginagawa niyo rin ba yan? Mag-bash? Thank you. Hindi pa talaga gumagawa lang ng vlog para gano'n. Pero siguro naman pag constructive din naman. No, people bash for reasons like internet hits, ganyan. Ano yung narcissistic tendencies of people? They post as the artist and then they want to get the followers, so they bash. How are you handling criticism? Okay lang.
Oo, you're okay on Twitter eh. Diba? Okay lang naman. Wala. Diba? Pero kasi may nare-receive ka. Kasi kung may mga, hindi masyado. Pero kung wala naman masyado, salamat lang. Kung meron man, mas marami din naman maganda. Doon na lang ako mag-ayo. May nagre-request ng kanta sa Twitter. Pero hindi, niya yung i-request. Ito daw, lang sabi ko, alam niya. So, pero ano daw, request na ng request. Mm-hmm. Sa mga masasyonista, sa mga front number namin. Eh, hindi naman kami, siya pinag-aayos ka rin sa asa. Now you're going niya sa Asia International. Parang yes, ano ba may may pangalan na 'yan. Nabibigyan mo na ba yung ano, yung pressure? Yung pressure na ay kailangan ko na maging mas ganto, mas maging mas mahigpit na ako or kasi may asawa ano, parang kailangan mo mag-practice every day or ganun-ganun. Sana ko pa ako ng disiplina pero yung pinababayaan niyo ano ko ay yung parang kailangan ko mag-ensayo. Ayoko nang ma-pressure. So, hindi ko siya, enjoy ko lang siya. Ito lang, sobrang thankful lang ako na nagkaroon ako ng ganyang opportunity na marinig din ang ibang tao. At least, umabot pa lang ako sa mga kababayan din natin sa ibang bansa. Cheers. So, what are the changes na kasi you're first and foremost a singer, and then but now you're also a wife. Cheers. So, hindi ba mas mahirap ngayon na before you just focus on singing and now you have other priorities also? What are the changes? Changes? Hmm. Or wala naman masyado? Wala naman masyado. Yung pagigising ko na ng maaga. Kasi doon lang kami nakikita, ay doon lang kami nakapag-usap talaga yun. Pag umaga, kung ano yung mga nangyayari. Although paggabi rin, pag walang trabaho naman, ganun lang. Pero minsan, depende namin manunod kami ng mga videos. Relax lang sa gabi, mag-uusap pa kayo. Pag-udulog kayo, baka mag-away pa kayo sa mga pinag-uusap. So, ano lang, ganun lang naman. Okay lang kasi naiintindihan naman ni supportive. Pag may free time, ginagamit naman namin sa kasama. So far. Isa lang, sabi niya, ang busy ko naman ngayon. Busy lang. Isang araw naman doon ang trabaho. Okay. Ano ba kayo summer plans or vacation? Yes. Or Holy Week, ano? Holy Week, wala. After Holy Week, kasama niyo mga kaibigan parang ano what drove you to make your second album? Aside from the record label, ano yung mga parang pinag-ugutan mo? Kasi sabi mo nga na medyo hirap ka rin na i-pwersahin yung sarili mo kumuha ng music, kumanta, kumanta ng gigs. What drove you to actually make the second album just to satisfy the record label? Ano yung mga inspiration na pinag-ugutan mo? Yun naman yung personal battle ko, battle talaga yun. Na parang, I'm not used to, yung parang ganito na kumakita. Okay na naman ako, dati lang naman. Ano, second album? Bakit lang po? Siyempre kasi, it's my trabaho siya, at the same time, naghahanap din yung mga tao. Masaya naman yung pag ina-anticipate ng mga tao yung gagawin mo yung next step, di ba? Tapos, sarap din yung pakiramdam eh na iniintay ka rin kung anong pwede mong ibigay. Tapos, susuportahan din ako sa isang support naman. Regarding naman sa, let's say, yung sa kanta, sobrang blessed din ako kasi marami din talaga yung mga composers na gusto nilang i-record namin yung mga kanta nila. Dami din nagbigay. As an artist naman, ano yung gusto mong i-convey, especially with this second album? Kasi you were saying that probably this is a response to the need of the people for you to bring up another album. On your part, as an artist, ano yung dinala mo sa album na to para may gusto mong iparating sa tao? Siguro, aside from syempre you want to come up with record songs na super pata kailangan magandang kanta, di ba? Una-una kasi ang nakikita ko,
sinulat ko ako. Singer ako eh. Ang gusto nila sa akin yung boses ko. So, ang binibigay ko lagi, maayos sa pagkanta sa album. Hindi lang yung kinakanta ko siyempre, pati lahat ng pakiramdam na kailangan gawin sa pagkanta, binibigay ko lahat. Doon ako nagpapansin. Do you do anything to preserve your voice or to, you know, your sabi mo hindi lang sa boses pati sa siguro sa emosyon or sa physical na ano pa katawan, you do anything to, you know, make yourself tulog. sleep actually very important sa sleep, yun naman na para yung boses kakapagpahinan. And minsan pag after kumanta mas iniwasan ko ng malaking. Parang bakit ginagawa yun? Depende kasi meron namang iba kasi minsan before singing, buhu-ice kaya yung ininom nila yung nahinahanap nila. Depende siguro sa ano yung medyo ibigay sa lamunan namin. Kanya-kanya. Parang ako kasi napapasin kung malamit talaga. Hirap ako eh. Ayoko. Can you tell us more about the concept of this album and how to compare to your own album? Concept-wise, why for your own? Forevermore, kasi meron akong song na Forevermore dito. Yung kanta ng Side E. I did my version of that song. Tapos, hindi ko alam kung bakit ganito eh. Parang kasi, una kasi yung iniisip nila, parang yung transition na parang sasabay nila na I'm getting married. Although, iba title pa nga nung una yun eh. Parang, mas clear na kakasal kayo, gano'n. Eh, ano ko? Kaya medyo tahimik lang kasi yung, ano hindi masyado namin pinag-usapan. How about you changing this one from the old one? Or something new? Something new with the songs. Kasi, ang nakakabigay siguro ng ibang tunog is because of the composers. Kasi sa sarili nila yun. Sariling tunog nila eh. Sariling, alam mo yun, their composition. Siyempre, ibang-ibang, may iba-iba silang tunog. Mapapansin mo talaga kung nakikinig ka sa kanila lagi, anong mong sirit mo ah. Eh, siguro yung malaking bagay na okay yung kasi sila yung nagbibigay ng variety sa akin. Is it more or less like an extension, no? Extension of the first one. Parang more of it, a variety. Yeah, I guess. And then, future-wise, are you exploring experimental? Everybody's going into like rap, inserting in the song. Would you ever consider doing Sa album? In your future song. Just to be exploring. Baka pag live, pwede ko lang pag-try. Pero sa album, baka hindi ko siya nakikita. So, Are you also exploring yun nga, yung digital release sa ano or kasi bukod sa album na physical, so do you actively promote sa mga fans o yung Star Records kasi meron sila yung starrecords.eh I think meron talaga
iTunes sila meron din. Marami na rin ngayon, digital din. Kung ata talaga. Kailan kilala yung mga kanta mo?